humanap ng pagkakakitaan. At Enrique, yung mga day old na loans, ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Yan. Ngayong araw kasama ko po ang ating engineer, Engineer Rosendo So, ang chairman po ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Hi, Kasen! Yeah, Amy! Gandang araw sa lahat! Yan, Kasen! Noong nakaraan, hindi ka namin nakasama. Pero ngayon, ayan, no? Parang nakapagpahinga ka kasi na. Oo. Series of hearing sa Senate at sa Congress. Dinidepensa natin, of course, yung huwag yung sobrang mag-import, of course. No? And secondly, yung tariff, huwag ibaba. Kundi kawawa yung mga industry natin. Pati yung right, kasi gusto nila ibaba yung tariff. Eh. Tapos itong baboy, gusto nilang ibaba yung tariff. Kawawa yung mga magsasaka natin, tsaka mga nagwababoy. Kaya sabi natin, i-maintain na lang. And I think yung Congress, yung mga congressman and sa Senate, nag-agree naman lahat na huwag na ibaba yung tariff. Kasi yung presyo naman ng imported, mura na eh, di ba? Kung pa ibaba yung tariff, yun ang in-explain. Opo. Saka kasi malapit na rin mag-anihan eh. Marami yes. Na tayo magiging supply. Parang na kailangan mag-import kasi harvest season na susunod ng mga araw. Yeah, next. I think ano, itong March. Yes, marami na harvest yan. March, April, May, di ba? So, kaya so, nga. Dapat, yeah. Ano, dapat i-prioritize ang ating local. Opo. Kasi meron nga akong nadidinig na nagsasabi na kulang daw ang ano, ang bigas daw natin, ito yung parang dinip sa bantay bigas. Totoo. Sabi ko, paano magiging kulang? Eh, magka-harvest naman na. Yeah. Nagtataka rin tayo paano magiging kulang yung bigas. Dahil nandyan naman yung mga stocks, no? Parang ano eh. Nakikita natin eh, baka no, may nagsasabi na mga importer sa kanila. Ng information. Mm-hmm. Pero sa tingin na lang natin, may stocks naman tayo. Yes. Kayang-kaya naman po. Saka po harvest na, kawawa naman yung mga kasama natin magsasaka. Kung mag-i-import tayo, eh bababa na naman po ang presyo. Dahil maraming yeah. Maraming bigas na naman at palay po ang darating sa atin. Anyway, Kasen, ngayong araw po ay lalayo muna tayo sa pagtatanim at pagbababoy. Papasok po tayo sa isdaan. Ayan. Ay, importante yan. Yes, Kasen! Ngayong mga kakasama natin, Kasen, hindi tayo iniwan simula season 1 hanggang season 2. Kasama po natin siya. Mamaya, makakausap pa rin po natin ang ating, parang ano to eh, Suki guest. Yan. Pag-uusapan po natin, Kasen, mahilig ka ba sa inihaw na tilapia? Wow! Sarap niyan. Inihaw na tilapia, pritong tilapia. Pritong tilapia. Pwedeng sinigang. Natilapia. Ay, oo. Saka kasi yung ano ba yun? Parang nilagyan ng kamyas? Yan. Yan. Sinampalukan. Saka adobo. Adobong tilapia. Yan yung mga paborito natin. Sabi ko nga, ako po talaga ay batang tilapia. Laking tilapia ako. Naku, pagka tilapia ang ulam, tapos prito, yung malutong na malutong. Nako, ubos ang kanin sa kaldero, ganyan lang. Na mayroong sausawan ng toyo, kalamansi at sili. Yan. Yes. Masarap yan. At affordable ang tilapia. Yes. Pangmasa talaga. Oh. Eh, kasi alam mo ba kung magkano na ang presyo ko ngayon ng tilapia? May idea po ba kayo? Ngayon, sa market dito sa probinsya, nasa 120 pesos. Oh, maganda ang presyo. Yeah.
ganda presyo. Siguro sa farm, siguro mga 80-90. Opo. Kaya nga ginawa natin itong series na to para po sa mga gustong magsimula ng tilapia. At hindi tayo magpapahuli, eksperto ang ating kinuha. Mamaya po kasi ito, makakausap po natin muli si Doc Quest Di Rosario. Ayan ang ating paboritong suki dito sa ating programa. Abangan po yan ng ating mga manonood. Dito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ayan, kaya Sendo, ngayong araw, itong makakasama natin, suki-suki na natin to. Simula pa po nung season 1 sa Mag-Agree Na Tayo, hanggang ngayon sa Agree Ako Dyan. Ayan, kasama po natin, naku, ito isang dalubhasa na po pagdating sa mga isda eh. Siya po ay retired B4 Center Chief, Dagupan. Ayan, at saka po, siya po ay developer ng Molobicus saline tilapia. Ang kasama po natin ngayon ay si Dr. Wesley Rosario. Doc Wesley! Hello! Good morning! Good morning ba? Hello! Yes! Pwede tayo. Good morning, good afternoon, good evening. Lahat okay. Ng oras, accessible ang ating mga show po, ang ating mga episodes. Ayan, Doc! Nabanggit ko na kanina, developer of saline tilapia. So bago tayo pumunta dun sa development ng tilapia, pag-usapan muna natin, ano po ba yung tilapia, Doc? Okay, ang tilapia ang staple fish ng many parts of the world. Ito ay kumalat noong 1950s pa eh. Kasi dito na focus ng United Nations yung kanilang activity because among many fish, ito yung madaling alagaan, hindi gaanong tinatamaan ng sakit, pwede siyang mabuhay sa many kinds of environment, at madali siyang manganak. So noong 1950s, dinala ito sa Pilipinas. Very unfortunate na yung unang tilapia na dinala dito sa atin ay yung Mozambique tilapia. Ito yung tilapia na in a very short period of time, maybe 3 months, 4 months, manganganak na. Ito ay kinalat sa mga bayan-bayan. Nakakita ako sa Nueva Ecija, bawat likod ng bahay, meron silang maliit na fish pond at ito yung inilalagay. Nagko-complain yung mga tao. Sabi nila, ang liit-liit naman, anak na anak. Parang ganyan. And biglang nagkaroon ng problema dahil siguro bumaha, kumalat ito. Hindi alam ng mga Pinoy na ito pala ay mabubuhay sa maalat na environment. Naging parang peste ito sa mga bangusan kasi pumasok na doon sa mga bangusan sa brackish water. At medyo hindi naging maganda yung background nitong tilapia sa Pilipinas kasi peste, sabi nila. Noong 1980s, nag-aaral na ako sa Amerika at nadala na namin yung tilapia from many parts of the world pupunta sa CLSU Muñoz. Nagkaroon ng US project at kasama ako doon. So nag-import ang Pilipinas ng Niloticus naman. Kung kanina, Mozambique tilapia, ito Niloticus. Ito yung malalaking klaseng species ng tilapia. At meron tayong natatandaan ko, may Taiwan, Thailand, may iba't ibang parts sa buong mundo. Dinala nung sa BPAR, CLSU, at doon yun ang pinadami namin at ikinalat para bumalik yung interest ng Pilipino sa tilapia. Kasi hindi talaga matatawaran yung tulong ng tilapia kung ito ay mapaparami sa bansa. At nagkaroon ng research doon na kagawa ng GIF tilapia. Ito yung hybrid na pinagsama-sama yung
yung magagandang karakter ng iba't ibang Niloticus na nanggaling sa ibang bansa. And very unfortunate na nung na-develop ito, ay sabi ko nga, naibenta ng napakamura for asong sa isang Norwegian company. At ngayon, hindi na natin magamit yung salitong gift. Napunta na sa ibang bansa. So, with that lesson, sabi namin, hindi na dapat na ulit. Pero yung lahi ng gift, naiwan pa rin sa BFRC-LSU. So, ang BFRC-LSU ang tumatayong Tilapia Center ngayon sa Philippines. Nasa atin, nasa kanila, yung pinakamagagandang tilapia pang freshwater na available sa Pilipinas. At maraming bansa ang nakinabang doon sa ginawang project na yon ng DFAR sa CLSU. Ngayon, itong panahon ngayon, tilapia na ang number 2 fish sa Philippines. Next only to bangus. Bangus muna eh. Tapos yes, tilapia na. At dati-dati, nung ginadala namin yung tilapia sa Mindanao, napapagalitan pa ako, bata pa ako. Sabi nila, pagkain lang ng baboy yan, pag dinadala mo rito, parang ganyan. Pero ngayon, hindi na. Marami na sa kanila, halos lahat na sa kanila kumakain na ng tilapia. Dati kasi yung mga nasa Mindanao, Visayas, ayaw nila ng mga isda na tabang. Mas gusto nila yung galing sa dagat. So siguro, kaya nakapagsasalita sila ng ganun. Pero ngayon, sa dami na ng tao, nakita na natin how important tilapia is. Sa US, number 4 ito sa most consumed fish, ang tilapia. Sana nakakapagluwas tayo ron. Kaya lang, sa mga ikot-ikot ko, even Israel, na sabi sa akin na yung sa US market, nakukuha nila yung tilapia nila from South America. Mas malapit kasi by land, makakarating yung tilapia sa kanila. Ganyan. At marami na rin tilapia farms sa US. Yung isang narating ko, maybe 3 years ago, ay sa California. Pero mga intensive culture system na sila. Sa atin, sa Pilipinas, hindi magastos magtilapia. Kasi may tilapia na tayo ngayon na nabubuhay sa tabang, may nabubuhay na rin sa alat. Sabi ko nga, meron tayong molobicus o yung tilapia na nabubuhay sa alat. Ito ay ginawa ng center natin dito sa Dagupan nung hindi pa ako nagre-retire. ito ay in-start namin more than 23 years ago ng French government. Nakita kasi nila na very limited ang culture area ng Niloticus tilapia. Yung tilapiang nabubuhay sa freshwater, yung malalaki. Very unfortunate na sa daang species ng tilapia sa buong mundo, yung tilapiang matibay sa alat ay mga punggok, mga bansot. Sabi ko nga, maliliit. Pero matibay sila sa alat. At yung malalaki naman, yung mabilis lumaki, halos pang freshwater lang. Pagka masyadong tumaas yung alat, halimbawa, ang tubig ng dagat ay 35 ppt o parts per thousand, yung freshwater ay zero, nasa 10 lang, hindi na makakain yung malalaking klaseng tilapia. Pwede silang magulan, pwede silang magkaroon ng parang lesions o galis sa katawan. Yung iba, mamatay na. Yan, konti ang magsusurvive. So, kailangan makagawa ng tilapia hybrid na malalaki at matibay sa alat. Yun ang gusto natin. At yun ay nagawa natin sa tulong ng mga top geneticists ng France na inumpisahan ko
more than 20 years ago. Ginawa natin yun sa Tagupan. At ngayon, nasa Generation 8 na tayo ng tilapiyang Molobicus. Molobicus kasi combined ng name ng Mozambicus at Niloticus. So, pinag-coin yung name, naging Molobicus. Yun yung history ng Molobicus. So, meron tayo ngayon yan. At ang mabibiyayaan niyan ay more than 230,000 brackish water fish ponds sa Pilipinas. Kasi sa Mindanao, for example, pag dumadalo ako doon, tinatanong ko yung mga farmers doon pag inibita ako ng DOST. Ang akala nila, yung tilapia nila ay may sakit. May peste. Kasi pagka matag-araw, namamatay. Hindi nila alam na yung pagkamatay ay related dun sa alat ng tubig. Ayan. So, kaya importante ito. Sa freshwater naman, hindi ba madalas nating babalitaan, may fish kill sa Taal. Ganyan. May fish kill sa ganoon. Ibig sabihin, narating na natin yung carrying capacity ng mga areas na pinag-aalagaan natin ng tilapia sa freshwater. Kailangan mag-expand tayo pero hindi sa freshwater. Kasi may duplication o may paglalaban sa paggamit ng freshwater area, freshwater o tubig, ang agriculture, ang fisheries at ang household. Siyempre, mas importante sa atin yung household. Sinasabi ng mga scientists na kung mag-develop tayo ng aquaculture, better mag-focus na tayo doon sa maalat na environment para hindi tayo nakikipag-compete sa paggamit ng tao ng freshwater. So, yun. At ngayon nga, nagising tayo na number 2 fish na yung tilapia. Number 2 ng Sabangos. Na Presley, yung ano pala, yung sinasabi mong tilapia na medyo black ang kulay, nakikita ko sa swale. Hindi ko lang alam, yun ba yung maliit na tilapia na nasa dagat? Mayroon sa bandang swale, mayroon sa bandang bimali. Dagat ba yun? Galing sa dagat ko yun. Yung red? Yung black. Color black. 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 Ay, yung black. Yung black na kulay. May dumating na tilapia na lumabas na tilapia na hindi natin alam kung saan ang galing. I think it was 5 years ago or more than that. Nakita ito sa Bataan nung gumagawa kami ng experiment ng Molobicus doon. Sabi ng mga research staff ko, "Sir, may problema tayo. May humahalong tilapyang iba." Sabi nila, "Hindi nila kilala." "Eh, ano tilapya yan?" Sabi ko. "Ang tawag nila arroyo eh." Sabi, "Arroyo?" Sabi ko. Magdala nga kayo dito sa Tagupan at tingnan nga natin kung ano yung arroyo na yun. So, yung arroyo ay maliliit na tilapia, mabilis dumami. Hindi namin alam kung saan galing. Bakit naging arroyo? Sa Pampanga, ang tawag naman eh. Ano na yun? Gloria. Gloria. So, Gloria Arroyo. Yung pala, yung tilapia ay mayroong maitim na spot sa dalawang pisngi. So, yung mga fishermen siguro, parang sa kanila, parang nunal. Kaya tinawag na arroyo. Ayan. Yun. Pagdating sa Pangasinan, di lumabas din kasi matibay nga sa alat eh. Pwede siyang magbiyahe or maglangoy, palipat-lipat. Nakarating sa Pangasinan, ang tawag naman dito sa amin, mulmul. Eh bakit naman naman naging mulmul? Mole, sabi kaya, magaling si Presidente, kaya lang. Siyempre yung mga farmers, ganun magbinyag eh, di ba?
Kung pangalan mo ay Boy, mahilig kang umakyat, Boy Akyat, parang ganyan. Ganun din siguro sa pupunta. Anyway, ito ay hindi namin alam nung una, pero yun pala, nakita ko ito sa France. Mas matibay pala ito sa alat kaysa nung sa Mozambicus. Kayang mabuhay nito ng halos double ng alat ng dagat eh. Kaya lang talagang maliit at mabilis dumami. Mas malaki yung ulo, so konti lang yung katawan. At mas malansa, parang ganyan. Marami na bibili kasi doon dyan sa highway eh. Sa yeah. Dimalay. Kaya natanong ko, marami ako nakikita ganun doon sa area. Pero outside doon sa Dimalay, itong eastern part, wala akong nakikita ganun. Talagang para sa dagat. Oo. Mas dumami sila sa Brakis. Naging festive dito sa Dagupan yun eh. Ako yung pumilala, pero nung huli sabi, ako raw nag-introduce, pero hindi ako yung nag-introduce. Emi! Emi, nakakita ka na bang ano? Ako lang yung nag-identify ng species. Two feet na tilapia. Ano yan? Hindi pa po! Dok, tinatanong ko kay Emi kung nakakita na siya ng 2 feet na tilapia. 2 feet na tilapia? Parang nakikita ko lang yun sa ano, nakastatwa. Dito sa eastern part mayroon, dun sa San Roque. San Roque Dam. Mga 2 feet yung tilapia. Ang laki. Anong klase yan? Anong klase ano yun? Okay. Niloticus yun. Niloticus yun. Kami yung naglagay nun eh. Nung binuksan yung San Roque. Yung tilapia, by the way, pagka nasa natural environment, mabilis silang dumami. Okay? Mas mabilis silang lumaki kasi hindi siksikan, na maraming natural food. Once na inilagaan natin ito sa makipot na environment, bumabagal din yung kanilang paglaki. Oo, may yung tawag namin yung density, stacking density. Kaya mali yung ginagawa ng iba na halos punuin na per cubic meter yung kanilang cage. Bibigyan natin ng enough space para ma-express nila yung totoong paglaki nila. Ganun. Magagaling yung mga Chinese dyan. Pag nagpapalaki sila ng mga koi na pinanlalaban nila sa contest, talagang maluwag lang. Mga 100, 200 na piraso lang per hectare. Sabi ko, bakit ganun? Para nga daw ma-express ng isda, ng individual piece, yung kanilang ganda. Pati ganda. Walang problema sa itsura ng mukha, sa kulay, ganyan. At sa shape ng katawan. Ganun. So, yung sinasabi ni Kasem nung doon, palalaki, talagang lalaki. At yun ang isa sa kriteriya sa pagpili ng magandang isdang alagaan. Yung chance or yung natural ability niya na lumaki. Pag tayong pipili ng isda na, halimbawa yung bunor, Bia, ginagawang project ng Liberty. Bia, maliit lang talaga yan ako eh. Wala tayong maidadagdag sa market. Diba? Parang gano'n. At yung food, yung tilapia, parang bangus yan na kaya niyang mabuhay kahit na halaman. No? Yung bangus, pwede sa lumot. Ganyan. Ganon din yung tilapia. Kaya po pwede ito na alagaan ng mga farmers na walang pambili ng feeds, for example. Magpapa-produce lang sila ng natural food, yung mga grill, mga algae sa tubig, yung mga lumot, ganyan. Kaya na nilang magpadami or magpalaki ng tilapia. Yun ang kainaman ng tilapia. Yun ang reason ng United Nations kung bakit ito ipinupos. Ano po yung pinakaiba ng lasa ng
ng tilapia na sa tabang, saka ng tilapia na sinasabi nyo na nasa saltwater na. Saka ano po yung mas mahal, Dok? I think 10 years ago, punta ako sa isang conference sa China. Yun na yung pinag-uusapan. At doon, sinabi na mas maganda yung tilapia ang pinalaki sa dagat, sa alat. Yung quality ng meat, everything is maganda. Ang problema nga natin, pero yung tilapia ang pinalalaki natin, pangtabang. Ganun. So siguro, you don't go beyond 10 parts per thousand na alat. Sinasabi din ng iba na sa China daw, palalakihin sa freshwater, pero a month before harvesting, lalagay na sa medyo maalat. Parang ganyan. Oh. Pwede rin. Para saan yun? Maganda nila yung marketability nung kanilang isda. Kaya sabi noon pa, natutunan ko na it's not the color, di ba? May red tilapia. It's not the color. Yes, it's not the size. It is the taste, sabi nila. At mas mataas daw yung tilapia, yung omega 3 kung galing sa maalat. Yan. So, yun. Ibig sabihin ba nito, dahil nga nilipat pa sa dagat, mas mahal po ba ito kaysa dun sa mga laki fish pond? Ay, yung sa fish pond na brackish water, pwede na yun. Pwede na yun. So, ang problema lang ng mga nagtitilapia sa brackish water, halimbawa sa Pampanga, Bataan area, okay lang kung tag-ulan. Diba? Banayad yung alat. Okay, wala silang problema. Nagsubok sila tag-araw. Hindi umulan ng isang buwan, dalawang buwan. Aalat ngayon yung tubig. Doon na magsisimulang, oy, bakit maitim yung tilapia ko? Yung pala, dalawang mata bulag na. Ganun. Pag bulag yung tilapia, iitim eh. Kasi ang akala niya, maitim yung environment. Igagaya na yung katawan niya sa environment eh. So, yung iba naman, Bengalis. Parang piketong, ganoon. Bengalis. Okay. Nakikita mo yung laman. Ganoon. Ibig sabihin, may problema na sila sa osmoregulation. Hindi na kaya yung katawan nila yung alat. Ah. So, yung iba, siyempre, may galis na yun. Mamamatay na, hindi na makakain. Ganyan. So, kailangan talaga. Doon nakita na kailangan talaga ng isang breeding program na makagawa ng tilapia hybrid na lalaki at mabubuhay sa maalat na environment. Yung Molothicus, by the way, na nandito lang sa atin, nire-request na ng ibang bansa. Request. Kaya lang, medyo nag-aalangan kami kasi uunahin pa ba yung ibang bansa? Ganyan. Dapat sa Pilipinas muna. Ganyan. So, sabi ko, bigyan natin pero sex reverse. Yung, para hindi na mapaanak doon. Ano gano'n? Opo. Diba? Kasi nung araw, nabigyan kami sa CLSU ng tilapia aurea, Oreochromis aureus. Galing ng Israel. Malaki na. Talagang 2 kilo, kanya na. Ayaw manganap. Nung biniyak-biyak namin ng mga Amerikano, yun pala, maliit yung gonad. Ibig sabihin, nabaog na. Sinex reverse. Ganun, para hindi kumalat. Yung tilapia na yun, mabubuhay naman sa malamig na environment. Kaya may mga research tayo ngayon, sinasabi, magdi-develop kami ng fault-tolerant tilapia. Sabi niya, through hybridization. Sabi ko, puro pera na lang yung iniisip niyo. Mag-import na lang ng urea. Kasi yung urea, talaga wala ka nang gagawin. Di ba? Oo, wala ka nang gagawin. Talagang
pang malamig na lugar. So, pwede na sa Cordillera, ganyan. Ngayon ko lang po nalalaman na napakarami po palang klase ng tilapia. Akala ko, doon, ang tilapia sa Pilipinas talaga nag-originate. Kasi nung bata ako, laking tilapia na ako eh. Tsaka tawag native, ano? Native, sabi. Oo. Hindi bakit, naman native. So bakit nga native ang tinawag dito? Eh, hindi naman pala talaga sa atin. ganun magbinyag yung mga Pilipino. Siguro maitim. Native, sabi. Kaya native. Native yan. Dok, kumusta po yung mga pilot areas ng mga ano nyo? Salain tilapia nyo, yung Molobicus salain tilapia. Kamusta po yung mga nauna natin ginawang salain tilapia? Molobicus salain tilapia. Okay, yung Dagupan Center kasi wala siyang masyadong malaking area for commercial production. Kasi marami kami species dito eh. So maliit lang yung fish pond area namin for saline tilapia, more on developing new generation. Kasi yung pag nag-develop kami ng new generation na i-improve namin by about 10% yung paglaki nung aming hybrid. So parang never ending na study yan. So yung study na yun, hayaan na natin sa mga kasama ko na original kung kasama na nagde-develop. Pero yung production dapat sa labas na, sa farmer na. So meron tayong, bago ako nag-retire, nakakuha kami ng konting pondo sa NFRDI at sa BAR na ikalat ito sa piling farmer dito sa Pangasinan. Maganda yon kasi nakakakuha kami ng feedback doon sa resulta o sa experiences ng farmer about Molobicus. Ako naman, siyempre mainipin ako, matanda na ako. So, nag-contact na ako ng medyo malaking company para paramihin ito sa Mindanao. Oo. So, nag-start na kami ngayon. And we hope to produce mga 200 million fingerlings nitong Molobicus sa Mindanao per year. Oh. Meron ng breeders doon. Meron na. Siguro itong month na to, mag-start na silang magbenta. Pero ang target namin sa totoo ay 200 million for Mindanao. Yes po. Dok, ano pa po yung mga side benefits na itong mga saline tilapia natin? Sa ngayon, sa Mindanao, nung consultant ako ng DOST, nagdadala naman ako ng Molobicus doon. Kahit na hindi parte ng aking kontrata, so yung part ng bayad sa akin, nagdadala ako, nagpapamasahe ako ng Molobicus. Kaya lang, ang gusto ko sa mga tinuturuan ko doon, sana paramihin. Kaya lang, pag binalaw ko na ulit after 6 months, binenta namin to kasi mahal dito yung tilapia. Kaya nawawala. Siguro naka-apat na biyahe yata ako noon na iba-ibang taon. Nawawala din. Hindi nila maparami kasi inuuna nila yung pera, yung pagkakakitaan. And walang nakapag-umpisa ng maayos ng hatchery doon. So hopefully with yung company na ito, dadami na sa Mindanao. Dok, iba yung ano, yung mga ibang farm, ang gamit na tilapia is yung hindi sila no-sex. Anong klaseng tilapia yun? Para hindi mag-produce ng maraming maliliit, di ba? Para lumaki yung tilapia nila. Okay. Ang tawag doon ay sex reversal. Yeah. Sex reversal. Ano po yan, Doc?
Bakla! Ay, ganon? Tatawa ba yung casting? yung ganito kasi, yung tilapia kasi, malalaki yung lalaki. Ganyan. Ito na naman yung kamay ko. Ganyan. Yung babae, ganyan. Maliit. So, anong gusto mong gawin? Ang gusto mo, puro lalaki ang gagawin mo. So, tapos, mabilis silang tumabi. 3 months. Yung bangus. Bago mag-spawn. 5 years. Lapu-lapu, 5 years. Sibas, 3 years. Ganyan. Yung ulam, medyo madali lang din. 4 months. Itong tilapia, eh, mas madali. 4 months din. So, kaya lang, malaki yung lalaki. Okay, mali. So, ang ginawa ngayon, Pilipino yung gumawa. Si Dr. Rafael Guerrero, buhay pa. Professor siya dati sa CLSU. Ang thesis niya sa kanyang doctorate ay sex reversal ng tilapia. So, siya yung nag-umpisa na yung technology ay gawin sa Pilipinas. So, pagka maliit pa yung tilapia, yung nasa bibig pa, at meron pang, ano yun, may botsog pa, yung may yoksa. Ibig sabihin, hindi pa ito, hindi pa siya nakakapag-develop ng kanyang sex organ. Ang unang ipapakain sa kanya ay feeds na may male hormone. So, mahigit 1 linggo na pakakainin siya, 12 days siya, that after which, magiging lalaki na siya. So, hindi na siya manganganak. Ganun. Ang tawag natin doon ay sex reversal. So, yung technology, siyempre, hindi mo naman sasabing 100% effective, sasabi mo 99.9% effective. Ayan. Yes. Doon sa mga ibang nag-hatcheries naman, may mali. Kasi ilalagay nila sa kulambo na pwedeng kumain ng natural food yung tilapia. Kaya kuminsan yung effectiveness ng technology mas mababa. Pero kung gagawin mo sa maayos na paraan, halos 100% effective. Opo. So, yun. Tama. Sige, yes, sige. Tama po ba yung understanding ko na, di ba, syempre, sex reversal, no? Mas madami na po produce ng fingerlings pag ginagawa po ito? Hindi. Inaalis mo yun. Oo. So, pag bumili ka, sigurado ka na walang fingerlings na lalabas dun sa palaisdaan mo. Sabi ko nga, yung ganda ng paglaki depende sa dami ng isdang nakalagay sa fish pan. Kung manganganak sila, dadami. So papangit yung paglaki. Saka pangalawa, ang tilapia kasi ay among many fish, yan yung well-studied na isda. Maraming thesis na lumabas diyan. At sinasabi sa isang lalaki ay kaya niyang makapag-relasyon sa 10 babae or even more. Okay? Siya, anak lang ng anak. Anak ng anak. Ganun. Yung babae naman, mouth brooder. Alam mo yung mouth brooder? Mm-hmm. Yung itlog, ilalagay niya sa bibig niya, tapos aalagaan niya. Hanggang sa pwede na itong awapin. So, inaalagaan niya yung anak niya sa bibig. Kung halimbawa, ay merong parang kalaban, may dalag, may tao, babalik yung mga anak sa bibig. Tapos lalayo yung nanay. Oh, lalayo yung nanay. Ganun. Hanggang sa mukhang kaya na nung anak niyang mapag-isa, mabuhay na mag-isa, paalisin na niya. Ganun. Tapos makikipag-relasyon na naman siya rin sa lalaki. Parang ganyan. Kaya kabilis nilang dumami. Opo. Kukunti yung itlog nila kumpara sa bangus, pero inaalagaan ng nanay yung kanyang mga anak. Yung bangus, baliwala. Walang kwentang nanay.
Paglabas ng itlog, bahala na kayo mabuhay. Parang gano'n. Pero siya, hindi. Okay, naalagaan. Grabe pala ang mother instinct itong tilapia, no, Dr. Wesley? Opo. Dok, mag-break muna tayo. Pero sa ating pagbabalik, ang tanong ko po ay yung health benefits naman po na binibigay ng mga tilapia sa ating mga katawan. Ayan, pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang agree ko dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Ayan. Dr. Wesley, ano po mga health benefits o mga benepisyo para po sa atin itong mga tilapia? Okay. Ang tilapia kasi ay pinakamura. Sinasabi pinakamurang source ng animal protein. Kinukonsider na pinakamurang source ng animal protein. Noon pa man, sinasabi ko na sa pagdating ng araw daw, sa pagdami ng tao, hindi kayang tustusan ng livestock, ng poultry, ng crops, yung pangangailangan sa pagkain. Not even wild fisheries, yung hinuhuli lang sa dagat, hindi yung galunggong. Actually, magagaling daw sa aquaculture. Malaki ang role ng aquaculture para mapunan yung pangangailangan natin sa pagkain sa mundo. Ayan. So, kaya pinokus nila sa tilapia. Itong tilapia, pinakamatibay nga sa among many aquaculture fish in the world. Hindi siya gaanong tinatamaan ng sakit. Pero may, sa atin, meron yung tilapia lake virus. Pero sa dami ng inilalagay nila per unit area. Pero kung siya ay hahayaan mo lang, wala siyang sakit. Ganyan. At yun nga, ang pangangailangan natin sa animal protein, makukuha natin sa tilapia. Ang isa pa, ito ay mayaman sa omega-3 fatty acid na kailangan din natin sa paglaki, sa development ng tao. So, mas maganda pa rin na merong animal protein yung tao. Although sabi na plant protein, okay na. Pero sa mga developing yung mga kids natin, yung mga bata, maganda pa rin yung may animal protein. Mayaman din ang tilapia sa vitamin D, B12, B6, ganyan. Na kailangan ng, lalo na yung mga may edad sa nervous system. Diba may vitamins, marami ng vitamins eh. Eh nandito naman sa tilapia yun, kung tilapia eater ka, okay na, diba? Kailangan din natin vitamin D para sa immunity, malakas ang immunity natin sa mga sakit. So, yun. Kailangan lang, siguro, sa ngayon, parang kulang yung tilapia. Nagkaroon nga ng threat, alam niya yung kasentong yan, na mag-i-import ng tilapia. Nagulat yung industry. Bakit mag-i-import ng tilapia? Import na naman, kasi lang. Mabuti hindi natuloy. Mabuti hindi natuloy. So, ang kailangan sa Pilipinas lang siguro, Amy, ay tayo kasi ay mahilig lang pag aquaculture for domestic purposes. Yes po. Wala, hindi natin binalak siguro masyado na yung mga produkto natin ay i-export. Bakit ko nasabi yan? Sa export market kasi, kailangang size ng tilapia ay 1 pound or about half kilo. Malaki yun. Yes, half po. Kilo. Oo. So, sa ibang bansa, sa US, sa Cambodia, sa Thailand, puro half kilo yung tilapia nila. Sa Pilipinas lang talaga maliit. Gusto natin, maliit pa lang, mabenta na, parang gano'n. Yes. So, kaya tayo, wala tayong export ng tilapia.
Pero nasa atin yung pinakamagagandang lahi ng tilapia sa buong mundo. Mm. Yan. So, paano ba babaguhin yung isip ng Pilipino? Eh, hindi ko alam. So, yeah. Yes. Sa atin kasi, hindi naman kumita, kaya kahit maliit pa lang, dinidispose na eh. Oo. Oh. Eh sa atin maganda kasi tropical country tayo. Wala tayong lamig. So sana ay very ideal for tilapia. Kumpara sa ibang bansa na may panahon ng lamig. Eh sa atin eh wala eh. Dire-diretso lang. Dok, yung tilapia talaga maski saan ka pumunta meron eh. Maski pumunta ka sa Metro Manila, yung mga supermarket or mga ano no, mga palengke meron 'yan. No? Totoo 'yan. Yung bangos meron din. Nagtataka ako yung ano eh, itong hito wala doon sa Metro Manila. Hindi yun. Yung eh mukhang konti yung production yata, mas marami ang tilapia, yung area ng Bulacan. Taal, yung mga Laguna area, yung Pampanga, mostly maraming tilapia yata doon sa area na 'yan. Okay. Yung sa Hito kasi problema na yan. 40 years ago, bata pa ako. Kasi alam natin yung Hito, yung kinagisnan na natin na yung Hito binebenta sa daan, yung mga bakulera, para ganyan. Magtataka ka hanggang ngayon. Pero hindi natin alam kasi ito, karamihan sa Hito na nandito sa Pangasinan, galing sa ibang probinsya. So, nakuha nila yung, meron silang marketing strategy. At over the years, ito yung na-discover ko. They have to create their own market. So, ako mahilig mag-interview sa highway. Pag may nagtitinda ng isda eh. Saan galing yung hito nyo? Sasabihin. Yan, diba? Pampanga. Sino doon? Sa susunod na, saan galing yung hito? So, ibig sabihin, yung mga taga-Pampanga na nagpo-produce ng maramihan ng hito, eh sila yung gumawa ng market doon. Okay? Sila yung naguhulog ng hito doon. Yan. In the same way na dito sa Pangasinan, doon sa Binmale, yung mga ihawat doon, sila rin yung naghuhulog doon. Parang consignment. Yung iiwanan nila, kung may nabili, yun lang ang sisingilin. Tapos papalitan yung nabili. Wala talagang makagawa ng market na parang bangus or tilapia, dadali sa market, at tapos bibili na. Pagbubulungan na sila. Ganun. Wala, hindi siya kasama doon eh. Yung mga bulungan market, hindi siya kasama. Okay. Pero yung mga ano rin, di ba? Yung mga nag-ihaw eh. Hindi masyadong, hindi inihaw yung ano, yung tilapia. Di ba? Bakit yung market, hindi sila pumunta doon? Yun. Pero yung tilapia, nagawa na nilang ano yan, tinapa. Yeah. Nasa Tarlac, Pampantarlac yata yun. Yung magtitinapa na tilapia. Eastern part meron din. Ginagawang... Tapos yung maliliit na tilapia, ginawa nilang tilanggit. Tilanggit? Oo, yung danggit. Di ba maliit? Ah, opo. Oo, ginawa naman tilanggit. Pinopromote ng CLSU, no? So, kailangan lang may gumawa ng maganda for cut-based. Ako, sinubukan ko na yung gawin siyang sardinas. Napakasarap. Napakasarap. Ay, hindi pala sumukan. Nagpaproduce ka pa ngayon, Doc? Ha? Nagpaproduce ka pa? Bigyan ako ng kasintong ng maraming taktis gagawin ko. Nakikasintong ko na ako sa lalay.
Hindi, pwede. Maganda siya, maganda. Maganda yung laman. Opo. Yung tilapia, pangit. Ang nilagay mo sa botelya, pangit yung tsura. Pero sa catfish, maganda. Kasi diretso, madaling ipasok doon sa botelya. Tapos very firm yung laman. Opo. Kaya, buko kasi lang. Oo. Tapos, ano na yung bandang tiyan. Oo. Pero binabalatan. Para okay. yung kulay eh maganda. Opo. Dok, mabalik ako dito sa tilapia, no? Sa palagay nyo ba, eh, magiging popular itong multi-purpose na yung tilapia natin? Sabi nyo nga kanina, nasa 8th generation na tayo. May mga improvement pa ba na pwede gawin dito? Saka magiging popular pa? Actually, malaki pa. Ang kinatatakot nga, hindi ata naintindihan ng mga nasa higher ups yung kahalagahan ng saline tilapia. Kasi nandito na sa Pilipinas, atin na ito eh. Ito ba ay magiging parang beef tilapia na nakuha ng ibang bansa at sila ang nakilabang? Yan. Sinabi, pwede namin i-IPO. Nung i-check namin, hindi pala. Kasi marami nang lumabas na publications about Molobicus. Ang isang technology pala, dapat bago mo ilabas, i-IPO mo muna. Ito kasi sa over 20 years, marami na kaming na ipalabas ng mga manuals, mga ganyan. So, hindi na siya pupwede. Ganun. Maganda sana kung ma-IPO para hindi magamit ng ibang bansa eh. Opo. Kaya lang, hindi na pwede. Nahuli ang IPO. Dok, at least ngayon wala ka na sa government eh. Alam ko na yung direction ng DA ngayon to import. wala yung production side. Wala oh. So, kailangan lang i-improve. Marami tayong resources sa Philippines related sa isda. Kaya lang hindi nagagamit eh. Yeah. Nakakabinet lang, nakakabinet. Bali, Dok, wala bang natutulong yung gobyerno sa production natin ito? Wala. Wala. Nabawasan nga yung budget ng center eh. Nagsusumbong sa akin, 10 million yung binawas eh. Opo. So, nabawasan yung sweldo ng mga tao, gano'n. Wala silang pamparepair. Pero maganda sana to, magandang opportunity ito para sa ating mga kasamahan. Halimbawa ako, Dok, gusto ko magsimula ng ganito. Eh, saan ba ako makakuha ng mga information sa training related dito sa ano? Meron po ba tayong binibigay? Meron tayo. Kasi hindi naman kami nagkulang na gumawa ng mga publication material, technical materials. So makakakuha sila ng mga ano. Available, Dok? Doon sa office ko, retired na ako. Okay, mga online materials. Meron ako. Maganda ito, hindi siya pagbibiro. Dahil na-testing na namin. Kulang lang tayo ng pagkakalat ng information at saka tulong ng gobyerno para ito talagang kumana. Opo. Dok, mas ano ba to? Mas maganda ba to kaysa sa prone farming? Anong advantages ng saline tilapia sa prone farming? Ako kasi meron akong shrimp school sa center. Sabi ko nga, sa dami ng ginagawa ng shrimp school at sa dami ng problema, kung ako ay may budget, may pondo na magpatayo ng business, mas gusto ko itong tilapia. Ang hindi ko nabanggit, yung tilapia natin na Molobicus, pwede nilang gamitin sa shrimp. Oh. Oo. Dapat yung tubig,
ang tawag natin doon ay green water technology. Yung tubig na gagamitin doon sa shrimp na palakihan ng sumpo, ng banameng, dapat nanggaling doon sa fish pad na merong alagang molobicus. Okay? Kasi itong tilapia, itong molobicus, kasi maalat, shrimp maalat, ay mabilis magpag-green ng tubig. Yung green na tubig ay nakapipigil para dumapo yung mga virus, yung mga sakit ng shrimp. Tawag natin dito ay green water technology. So, malaki ang role ng molobicus even sa shrimp industry. Kasi kung ilalagay nila ay yung pang freshwater, mahina sa alat, may problema. Ito sigurado, very happy sa maalat na tubig. Malalaki pa yung tilapia nila, di ba? Pag-ani. So, hindi ba ano yun? Hindi ba sila magkaaway, magkakaaway dun sa loob ng fishman? Magkahiwalay. Iba yung compartment ni tilapia sa compartment ng kit na support. Ah, napaisip ko ako eh. Baka magka-alam mo naman yung support. Oo, yung iba, halimbawa, ito yung fish pan. Yung tilapia nasa mga sulok, ganun. May canes. Meron sa gitna, eh, masyadong komplikado. Mas maganda na ilagay mo siya sa isang fish pan. Every time na kailangan mong gumamit, magpalit ng tubig para doon sa supo, bubumba ka lang. Walang so, komplikasyon. Bakit yung pagpapalit ng tubig, gano'n ba kadalas magpapalit ng tubig dapat? Ah, sa supo kasi eh, halos araw-araw eh. Pagka hindi natutulog, halos yung technician doon. Kaya ayoko yun. Minomonitor nila palagi yung tubig eh. Opo, pero sa sana yung tilapia, gano'n po kadalas? Ay, wala. Hindi gaano. Ang maganda rito, kung magninegosyo sila, una yung hatchery. Yes, mag-breed, po. Mag-breed sila. Maganda ito para kumalat yung technology. Ang isang tilapia, kung pwede siyang mag-produce ng 300, yung maliit na tilapia, 300x to 3,000x. Depende sa laki. To 3,000x. Eh sabi ko nga, magaling mag-alaga yung tilapia. So kung mabawasan lang yung konting-konti lang. Kaya mabibilang mo agad, makapag-compute ka agad kung ilan ang mapuproduce mo sa 1,000 babaeng tilapia. Ayan. Yung lalaking tilapia, eh, isang tilapia, 3 babae. Pero, sabi ko kanina, kaya nga ng 12 eh. Pero sa breeding, isang babae, 3, isang lalaki, 3 babae. Opo. No? So, in less than a week, meron na. Ako noon eh, nag-hatchery din ako noon eh, kasi endong eh. Every 15 or 18 days ako nag-harvest eh, ng fingerlings. Yeah. Opo. Dok, ano yan? Pareho din yan sa ano? Sa ito? Pinapatay din ba yung lalaki dyan? Ah, hindi. Ah! Malas yung lalaki, malas yung hito. Sa hito? Bilo mo, bibiyakin. Kukunin yung testes. Opo. Tapos, tatanggalin yung ulo, kukunin yung pituitary gland, di ba? Pagkayari, ilinisin, ipitrito o iihaw, malas. Pero dito sa tilapia, masaya. Ha? Sa tilapia, swerte. Ilalagay yung lalaki. Tatlo yung kanyang baba, yung kanyang asawa, di ba? Tuwa pa yung may-ari, yung partner, kung maraming si Milya, ay, kagaling ng akin. Ayan, Dok, puputulin ko yung kwento mo tungkol sa hatchery kasi kailangan yata ng isang episode para dyan eh. Magandang topic yan, no?
ako. So, ginawa tayo sa, ano, sa Molobicus Saline Production, sir. Sir, meron na ba ito sa market? Nakakabili na ba tayo na ito sa market? Wala pa eh. Very unfortunate. Ay, okay. Very unfortunate. Sayang. Oo. Dapat kumalat na eh. Kumalat. Okay. Yun. Ngayon, meron kaming mga field test na okay naman. Apo. Do, kanina may pinagkakaroon sa aming illustration, yung mga picture, yung pinagkakaiba ng mga uri ng tapia. Ano nga ulit yun? Ah, okay. So, meron tayong manual. Dito sa manual, pinapaliwanag namin yung pagkakaiba nung mga tilapia na nasa Pilipinas. Pero hindi kasama dito yung tilapiang Gloria. Kasi wala pa yung tilapiang Gloria noon. So, ito yung ating native. Yung Oreochromis mosambicus. Mosambica. Mosambique tilapia. Galing sa Mosambica. Yung origin. Ito naman. Yan yung native. Oreochromis niloticus. Ito yung bago, ito yung lumalaki. Very unfortunate naman na ito ay mababa ang tolerance level sa alat. Pero malaki siya. Ito yung pinakamalaking tilapia. So far sa buong mundo. Kaya lang, may lahi-lahi. Merong nilotika na galing ng Taiwan, ganyan. Thailand, ganyan. Pero kami, kinuha namin yun. Kasi nung araw, yung mga tilapia, pinamriregalo sa mga king. Nung araw. Ngayon, may mga king na, may mga king na magaling maghawak ng kanilang regalo, nami-maintain nila yung good quality. So, inaral namin yun noong araw. Ito, ngayon, pinagsama natin. Ito, matibay sa alat. Kaya niya yung tubig ng dagat. Mahina sa alat. Pero bansot, maliit. Opo, yes. Okay. Ito ay malaki, pero mahina sa alat. Pang freshwater lang. Pinag-combine natin yung dalawa na yun. Ito yung lumabas. So, sabi dun sa international conference na dinaluhan ko, they don't care about the color. Sabi. Basta yung isda ay galing sa alat na environment, gusto namin. So, ito yun. Nakuha natin yung kombinasyon ng genetic character ng dalawa, naging Molobicus. Opo. Sir, sa tatlo na yan, ano yung pinakamasarap? Siyempre, dun tayo. Siyempre, dito. Sayang talaga, wala pa sa market. Kasendo, baka na. Kaya papag-produce ka, sir. Kailangan ikalat. Ito. Ito yung sa mga dams. Ito. Opo. Yeah. Ayan yung mga San Roque, di ba? San Roque. Yung malalaki. Tumpi. Malalaki yan. Lalo na kung hinayaan lang na lumaki. Ganun. Opo. Yung sa breeding naman, hindi namin ginagamit yung malalaking breeder kasi madalang silang mga anak. Opo. Marami silang anak pero madalang. Mm-hmm. Yung maliliit, kukunti yung itlog, pero yung frequency, mas mabilis. Opo. Grabe, busog ako dito sa episode na to. Grabe ko na naman natutunan sa iyo, Doc Wesley. Grabe, from history ng tilapia hanggang itong mga bagong generasyon ng tilapia. Napakarami po. Doc Wesley, sana pumayag ka ulit, no? Isa pang episode para naman po dito sa hatchery ng tilapia. Sige. Okay, sige. Yeah, focus natin sa hatchery business. Yes, hatchery business. Yan. Sigurado ako maabangan yan ng ating mga kasama. Yan. Kasi sabi mo ka, magandang business ito. Kasi ang business nilang dumami. Yan. So, pansamantala daw, Wesley. Ay, maghihiwa-hiwalay muna tayo. Kasi ito, maraming salamat din po. Doc Wesley, agree ako sa'yo eh.
Hanggang sa susunod po, maraming maraming salamat po ulit. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.